Great day, everyone! Welcome to my YouTube channel. Today, we are again very lucky to have another guest teacher sharing her teaching prowess through her demonstration teaching. Let us now meet her. Magandang araw, mahal kong grade 7! Kumusta na kayo sa inyong mga bahay? Nakalayo na ba kayo sa pagsagot ninyo sa inyong module sa Filipino? Hangad ko ang inyong kaligtasan mula sa pandemya at nararanasan. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral upang sa ganon, mas lalo tayong matatag, magkaroon ng kaalaman, malabanan lamang natin itong pandemya. Kaya, tara! Bago natin simulan ang ating aralin, sa pagbabalik-aral muna tayo. Ano ang kwentong ating natapos na natalakay? Maalala niyo pa ba kung ano ang nangyari sa pangunahing tauhan? Nagustuhan niyo ba ang naging wakas ng kwento? Hindi ba ang kwentong iyon ay tungkol sa mga damit? Kaya ang pamagat ay Sanda ang Damit. Maalala niyo pa ba kung anong uri ng maikling kwento ito? Maikling kwento ng tauhan. Simulan na natin ang ating aralin. Basahin at pansinin ang talatang ito. Pansinin kung ano kaya ang kakaiba sa talatang ito. Basahin natin ang magkapatid na sina Rolly at Roger. Nakatutuwa ang magkapatid na sina Rolly at Roger. Hindi nag-aaway sina Rolly at Roger, bagkus laging nagtutulungan sa mga gawaing bahay sina Rolly at Roger. Umaga pa lang, makikita sina Rolly at Roger na nagdidilig ng halaman ng kanilang ina. Pagkatapos, aasikasuhin naman nilang lagyan ng inumin at pagkain ang mga alaga nilang mga pato at manok. Sunod na gagawin nina Rolly at Roger ay ipastol ang mga kambing at ang kanilang baka. Tinitiyak ng magkapatid na matapos muna lahat ang kanilang trabaho bago sila maglaro. Kaya naman, walang problema ang ama't ina sa mga gawaing bahay. Naturuan sina Rolly at Roger na maging responsable sa mga trabaho nila. Tunay ngang kinagigiliwan ng magulang ang mga anak na masunurin. Suriin natin ang binasa nating talata. Ano ang mga salitang napansin mong paulit-ulit na binanggit sa talata? Tama, naulit ng ilang beses ang pangalang Roger at Rolly. Hindi ba nakakairita kung palaging may paulit-ulit na binabanggit sa pangusap kaya o sa talata? Ano kaya ang maaari nating ipalit sa mga naulit na salita? Ano ang pwede nating ipalit sa pangalang Roger at Rolly? Tama, ipalit natin ang mga salitang sila, kanila, nila sa talata. Ano ngayon ang tawag natin sa mga salitang ipinalit? Ang tawag natin dyan ay mga panghalip o pronoun sa Ingles. Ang mga iba pang panghalip na maaari nating ipalit sa mga salitang naulit-ulit ay ito. Dito, tayo, kami. Pinapalitan nila ang mga pangalang ilang beses na binabanggit sa pangusap. Ano ba ang pangalan na pinapalitan ng mga panghalip? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, pook, o pangyayari. Ang pangalan ay noun sa Ingles. Alam ko, kabisadong-kabisado ninyo ito dahil naging lesson nyo na ito noong kayo ay nasa elementary pa lamang. Basahin natin muli ang talata. Ito ang talata na kung saan ginamit na natin ang mga panghalip na angkop sa pangalang paulit-ulit na binanggit.
pansinin mo kung ano yung mga panghalip na ginamit. Ang magkapatid na sina Rolly at Roger. Nakatutuwa ang magkapatid na sina Rolly at Roger. Hindi sila nag-aaway, bagkus lagi silang nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Umaga pa lang, makikita sina Rolly at Roger na nagdidilig ng halaman ng kanilang ina. Pagkatapos, aasikasuhin naman nilang lagyan ng inumin at pagkain ang mga alaga nilang mga pato at manok. Sunod na gagawin nila ay ipasol ang mga kambing at ang kanilang baka. Tinitiyak ng magkapatid na matapos mo na lahat ang kanilang trabaho bago sila maglaro. Kaya naman, walang problema ang ama't ina sa mga gawaing bahay. Naturuan silang maging responsable sa mga trabaho nila. Tunay ngang kinagigiliwan ng magulang ang mga anak na masunurin. Ano-ano yung mga panghalip na ipinalit natin? Tama. Sila, silang, nila, yung mga salitang may kulay na dilaw. Yan ang gamit ng mga panghalip upang maiwasan natin ang nakaiiritang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan. Magbigay ako ng kaugnay na halimbawa. Kagaya na lang sa pagluluto ng sinigang. Nakakasawa kung palaging sinigang na isda. Pwede naman nating palitan ng karne ng baboy ang isda. Ganyan din sa pagsulat ng pangungusap o talata. Hindi magandang pakinggan kung sa isang pangungusap ay dalawa o higit pang naulit ang isang salita. At iyan ang paksa natin ngayon, kohesyong gramatikal. Ito ang mga salitang nagsisibing pananda upang hindi paulit-ulit ang mga salita. Kaya kohesyong gramatikal ang tawag natin sa mga panghalip na naipalit natin sa paulit-ulit na binanggit na salitang pangalan. May dalawang uri ang kohesyong gramatikal. Una, anaporic o anapora. Ang panghalip ay nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalang binanggit sa unahan. Kaya dapat huwag niyong kalimutan ang ibig sabihin ng panghalip at pangalan. Para mas malinaw, suriin natin ang halimbawa. Ang halimbawang ito ay hango sa kwentong Sandaang Damit. Unang halimbawa, sa pagiging tahimik ng batang babae ay ipinalagay ng kanyang mga klase na siya ay kanilang talutalunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pang-aasar. Ano ang ginamit nating pananda sa batang babae? Tama, siya. Anong uri ng kohesyong gramatika ang panandang siya? Tama, anapora. Bakit anapora? Sapagkat naunang binanggit ang pangalang batang babae na siyang tinutukoy o pinalitan ng panandang siya. Pangalawang halimbawa, nalulungkot ang batang babae dahil wala siyang kaibigan. Ano ang ginamit nating pananda sa pangusap? Siyang. Ano ang tinutukoy ng panandang siyang? Batang babae. Anong uri ng kohesyong gramatikal ang siyang? Anapora. Bakit kaya anapora? Dahil yung panandang siyang ay nasa hulihan ng pangusap at mas naunang nabanggit ang tinutukoy na batang babae. Pangatlong halimbawa, hindi nahabag ang mga kamag-aral niya dahil wala silang alam tungkol sa kanya. Ano ang ginamit na pananda? Silang. Ano ang tinutukoy ng silang? Kamag-aral. Anong uri ng kohesyong gramatikal ang silang? Anapora. Bakit ulit anapora? Sapagkat nasa hulihan ng pangusap ang panghalip na silang o pananda. At mas naunang nabanggit sa unahan ng pangusap ang pinalitang pangalan. Ang pangalang iyon ay kamag-aral.
Pang-apat na halimbawa, ang pangungusap na ito ay may kinalaman sa asignaturang Araling Panlipunan. Ito ay tungkol sa ating ekonomiya. Basahin natin. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumagpak sa negative 9.5% ang gross domestic product o GDP noong nakaraang taon dulot ng pandemya. Ito na raw ang pinakamababang GDP na nakamit ng bansa mula nang matapos ang World War II. Makikita natin sa graph na nasa kanan, bumaba ng negative pa, negative 9.5 ang ating ekonomiya. Ganyan katindi ang epekto ng pandemya na nagsimula noong nakaraang taon. Suriin natin ang halimbawang pang-apat. May mga katanungan ako na dapat ninyong sagutin. Kaya laging handa ang inyong ballpen at papel. Unang tanong. Ano ang ginamit na pananda sa ikaapat na pangungusap? Sagot. Ang panandang ginamit ay ito. Kalawang tanong. Ano ang pangalang tinutukoy ng panandang ito? Sagot. Tinutukoy ang GDP o Gross Domestic Product. Nakuha nyo ba ang mga sagot? Yes! Kung nakuha nyo, mahusay. Ituloy natin sa ikatlong katanungan. Ano ba ang GDP? Ang GDP ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagawa sa isang bansa sa isang panahon. Ito ang economic performance ng isang bansa. Kaya kung mapapansin niyo sa graph kanina sa slide natin, makita natin ang pagbaba ng ating ekonomiya. Ilang porsyento ba ang binaba nito? 9.5. At hindi lang yan, negative 9.5. Ano kayang ibig sabihin nun? Labis ang pagbagsak ng ating ekonomiya noong nakaraang taon at nakakalungkot yan. Sunod na tanong. Bakit kaya bumaba ang GDP ng ating bansa noong 2020? Bumaba ang GDP noong 2020 dahil sa pandemyang COVID-19. Labis talaga ang epekto ng sakit na COVID na yan. Hindi lang sa ating kalusugan, kundi pati na rin ang ating ekonomiya. Labis din na naapektuhan. Dumako na tayo sa ikalawang uri ng kohesyong gramatikal. Ito ang kataporik o katapora. Ang panandang kataporik ay mga panghalip na ginagamit sa unahan ng teksto o pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hurian ng teksto o pahayag. Kabaliktaran nito ang anapora. Kung ang anapora ay sa hulihan ng teksto matatagpuan ang pananda o panghalip, sa katapora naman ay sa unahan. Suriin natin ang mga halimbawa ng kataporik o katapora upang lalo ninyong maintindihan ang pagkakaiba nito sa anapora. Ang halimbawang ito ay mula na naman sa kwentong sandang damit. Una, ipinagpalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talu-talunan kaya lalong sumidhi ang panunukso sa batang babae. Ano ang panandang ginamit? Siya. Sa ang bahagi ng teksto natin matatagpuan ang siya? Makikita natin na sa unahan ng teksto. Ano ang tinutukoy o pinalitang pangalan ng siya? Ang batang babae. Sa ang bahagi ng pangusap? Sa hulihan ng pangusap. Nakita nyo na ba ang pagkakaiba nito sa anapora? Yes! Pangalawang halimbawa, sila ay nasiyahan kapag umiiyak ang kanilang kaklase kaya pinagpatuloy ng mga kamag-aral niya ang panunukso sa kanya. Ano ang panandang ginamit sa pangusap? Sila. Sa ang bahagi ng pangungusap nating matatagpuan ang pananda? Sa unahan ng pangungusap. Ano
naman ang pangalang tinutukoy ng panandang sila, kamag-aral. Sa ang bahagi ng pangungusap ang kamag-aral, makikita natin nasa hulihan ng pangungusap. Kaya ang sila ay katapora. Pangatlong halimbawa, ipinakita niya ang kanyang katapangan nang sinabi ng batang babae na mayroon siyang 100 damit. Ano naman ang panandang ginamit sa ikatlong halimbawa? Ginamit ang panandang niya. Ano ang tinutukoy ng panandang niya? Ang batang babae. Sa ang bahagi ng pangungusap, matatagpuan ang pangalang tinutukoy ng niya sa hulihan ng pangungusap. Malinaw na ba sa inyo? Yes! Ika-apat na halimbawa. Ang pangungusap na ito ay may kinalaman sa asignaturang pangkalusugan o asignaturang siyensya. Basahin natin. Ito ang tumutulong sa mabilis na muling paggaling ng katawan mula sa karamdaman. Umaatake ito sa mga virus, bakterya, fungi at ibang pathogens o mga organismong nagsasanhi ng sakit. Kaya palakasin natin ang ating immune system sapagkat ito ang ating depensa laban sa sakit, infection at virus tulad ng coronavirus. Makikita nyo ang larawan sa gilid nito na ang batang lalaki ay may hawak na espada at shield. Ibig sabihin, malakas ang kanyang immune system malabanan ang mga virus na yan. Hindi makakalapit ang mga virus sa batang lalaki. Suriin natin ang ika-apat na halimbawa. Unang tanong, ano ang ginamit na pananda sa pangungusap? Sagot, ginamit ang panandang ito. Ikalawang tanong, ano ang pangalang tinutukoy ng panandang ito? Tinutukoy ng panandang ito ang immune system. Ikatlong tanong, ano nga ba ang immune system? Sagot, ito ang tumutulong sa mabilis na muling paggaling ng katawan mula sa karamdaman. O sa madaling salita, tumutukoy ito sa ating resistensya. Ikaapat na tanong, paano natin palakasin ang ating immune system? Kumain ng masusustansyang pagkain at uminom ng vitamins. Gawin natin ito para maiwasan nating mahawaan ng COVID-19. Inaasahan ko na naunawaan na ninyo ang pagkakaiba ng anapora at katapora. Sa pagsasanay na tayo, panuto, tukuyin kung anong uri ng pananda ang nasa lungguhitang panghalip sa bawat pangungusap. Sana maging tapat kayo sa inyong pagsagot upang malaman ninyo kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Iwasto natin ang inyong mga sagot. Tama kaya ang mga sagot mo? Alamin natin. Unang bilang, anong uri ng pananda ang tayong? Sagot, anapora. Ikalawa, ano namang uri ng pananda ang kanilang? Sagot, anapora pa rin. Ikatlo, ano kayang uri ng pananda ang ito? Sagot, anapora pa rin. Ikaapat, anong uri ng pananda ang sila? Sagot, katapora. Panghuli, anong uri ng pananda ang dito? Sagot, katapora. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Yes! Wow, mahusay! Binabati kita. Naintindihan mo nga ang ating aralin. Oops! Meron ka pang sasagutin. Ngayon, ibigay mo ang tinutukoy ng ginamit na pananda sa bawat pangungusap. Kaya balikan natin yung limang pangungusap.
unang column, makikita natin ang panandang ginamit. Sa ikalawang column, ilalagay ninyo ang pangalang tinutukoy ng pananda. Unang bilang, ano ang pangalang tinutukoy ng panandang tayo o tayo? Sagot, ang pangalang tinutukoy ng panandang tayong ay tao. Ikalawang bilang, ano naman ang pangalang tinutukoy ng panandang kanilang? Sagot, tinutukoy nito ang pangalang frontliners. Tama ba ang inyong sagot? Dumako na tayo sa pangatlong bilang. Ano ang pangalang tinutukoy ng panandang ito? Sagot, tinutukoy nito ang pangalang edukasyon. Ikaapat na bilang, ano ang pangalang tinutukoy ng panandang sila? Tinutukoy nito ang ama't ina. Panghuli, ano ang pangalang tinutukoy ng panandang dito? Sagot, tinutukoy nito ang pangalang tahanan. Ilan na ang nakuha niyo? Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Yes! Kung ganon, binabati kita. Mahusay! Natapos niyo na ang mga pagsasanay. Naunawaan niyo ba ng lubos ang ating aralin ngayon? Yes! Magaling kung ganon. Tayo ngayon ay nasa bahaging paglalapat ng natutunan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano kaya ang kahalagahan ng anapora at katapora sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Pansinin ninyo ang usapan ng dalawang batang ito. Ito ay sina Eman at Teo. Ang sabi ni Eman, bawal nang lumabas ang mga bata ngayon. Ang mga bata ay huhulihin, lalo na kapag ang mga bata ay walang suot na face mask. Ang mga bata ay dapat sumunod sa health protocols. Tugon naman ni Teo, pakiulit nga ang sinabi mo. Mga bata lang naman ang naiintindihan ko. Ang labo mo naman, boy! Okay. May napansin ka ba sa sinabi ni Eman? Tama. Paulit-ulit niyang binanggit ang salitang bata. Halos 4 beses. Kaya naman, anong naging reaksyon ni Teo? Nakulitan siya, nalito. Kaya tuloy, malabo ang mensahe ng sinasabi ni Eman kay Teo. Kaya ngayon, nakita niyo na ba ang kahalagahan ng anapora at katapora sa pang-araw-araw na pamumuhay? Hindi ba pinaglilinaw nito at pinagaganda ang ating komunikasyon sa ibang tao? Tandaan na ang panghalip o panandang nabanggit sa hulihan ng pangusap o teksto ay tinatawag nating anapora, sapagkat naunang nabanggit ang tinutukoy ng pananda. Samantalang ang panghalip o panandang nabanggit sa unahan at nasa huli ang pangalang tinutukoy ay tinatawag nating katapora. I-apply ninyo ito sa mga gawaing pagsulat. Halimbawa, kung magsusulat kayo ng talata o kaya sanaysay maging pangungusap. Upang sa ganun, maging maganda ang daloy ng inyong mga sulatin. Dumako na tayo sa sunod na bahagi ng ating aralin, ang pagtataya. Tayahin natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa kohesyong gramatikal. Narito na ang mga tanong. Iyan ang mga tanong. Asahan ko, tama lahat ang mga sagot mo. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay frontliners. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Yes! Pangalawa, Nia. Pangatlo,
anapora. Pang-apat, mamamayan. Ilan na kaya ang nakuha mong tamang sagot? At ang panghuli, nakadepende ang sagot sa mag-aaral. Ibig sabihin, depende sa sagot mo. Maaring ang sagot mo ay ito. Hinihikayat ni Secretary Nograles na parangalan natin ang mga frontliners sapagkat sila ang sumasagupa sa panganib na dulot ng COVID-19, maprotektahan lang tayong mga mamamayan. Ilan na kayang nakuha mo? Kung nakuha mo ang lahat, wow! 100% na naintindihan mo ang ating aralin. Bilang inyong takdang aralin, magsulat ng isang maikling pagsasalaysay tungkol sa karanasan ninyo sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, o GCQ, General Community Quarantine. Bilugan ang ginamit na pananda at salungguhitan ang pangalang tinutukoy. Lagyan ng sariling pamagat. Ngayon, paano ninyo maisusumiti ang inyong output sa akin? Maisusumiti ninyo iyan sa pamamagitan ng messenger natin. O kaya, ako na lang ang tatawag sa inyo at maaari ninyong basahin ang naisulat ninyo at ako naman ay makikinig sa inyo. Sa mga may karamdaman naman na hindi pa kayang mag-submit ng kanyang output, magbibigay naman ako ng palugit. Okay. Binabati kita! Matagumpay mong natapos ang ating aralin ngayon. Kumusta na kayo sa inyong mga performances? Sana mayroon kayong nagawa. Muli, ako ang inyong guro sa Pilipino, si Ma'am Janet. Hanggang sa muling aralin, magkikita ulit tayo. Paalam!